Mga kapuso, hindi lang po Metro Manila, inulan din ang ilang probinsya sa ating bansa. Sa Ormoc City sa Leyte, mabilis na umapaw ang tubig sa mga kanal kaya bumaha sa mga kalsada. May news to go si Athena Imperial. Ganito kalakas ang ulang naranasan sa Ormoc City mula pa kahapon ng tanghali. Sa dami ng bumuhos na ulan, mabilis na umapaw ang tubig sa mga kanal na nagdulot ng pagbaha sa mga kalsada. Nahirapan tuloy sa biyahe ang mga motorista. Binaha maging ang ilang karinderya sa harap ng Ormoc District Hospital. Sinisisi ng mga residente ang isang nakahambalang na poste na pumipigil daw sa daloy ng tubig. Bumagsak ang poste noon pang manalasa ang bagyong Yolanda noong isang taon. Kaya naman nagtataka sila kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito natatanggal. May mga pag-ulan ding nararanasan sa Bohol. I am ready naman ang mga residente kaya lagi silang may bit-bit na payong. Inuulan din ng Albay. Sa lungsod ng Legazpi, may kasama pang malakas na hangin ang pag-ulan. Wala namang naranasang pagbaha. Itong nararanasan nating mga pag-ulan ngayon dito sa Kabikulan ay dala ito ng low pressure area na minomonitor ng PAGASA na muling namataan dito sa may banda ng Eastern Yuan Samar. Maulan din sa ilang bahagi ng Mindanao tulad sa North Cotabato at Maguindanao. Nagdulot ito ng pagbaha sa mabababang lugar. Inalerto na ng Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente sa gilid ng mga ilog at mga bundok sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Inalerto na rin ang mga taga-Kidapawan City dahil maulan din ang panahon sa lungsod. Wala pa namang nangyaring pagbaha sa lugar. Dahil sa masamang panahon kahapon, na-divert ang ilang flight na lalapag sana sa NAIA. Sa airport sa Clark na pinalapag ang ilang flights mula Davao, Cebu at Calibo. Athena Imperial, GMA News.